tayo sa Kamayan. Kamayan, pasap pala isdaan. Dito po. Kaliwa. Magandang umaga. Inom ka muna, sir. Termeric ano tincture po. Termeric tincture na mainam sa mga uric po, sa ubo, sipon. Cholesterol po. Kasarap pa? Yes, sir. Sa umaga, sir, habang nagbe-breakfast po. Yun, may tumawag dun. Diretso lang ako, ha. Salamat, ha. Okay, sir. Yung kasal. Greetings po. Hindi mo tinikman niya eh. Ayos yun eh. Pagkain, isda. Tapos pagkain ay isda. Halog mo ang isda. Kainin ang isda. Pwede. Dito lang pala pwede dumaan, oh. Dito lang pala pwede dumaan si Wee. Hindi pa. Tinawag mo ko eh. Kala ko nag-order na kayo. Tanungin natin mamaya kung may discount, junior, ah. Senior, hindi mo na ako. May nunos dito. Ito'y sirado ng hanging bridge nila ngayon. Sirado na. Ang hanging bridge, sirado na. Ayun o, dami isda o. Iba iba kulay o. Hindi makita yun, may puti o. Stop. Ang lalaki o. Tarpulin na lang. Ating na, ating na.
Ah, di alam pala. Ay, nasa tarpaulin na lang. Order nila. Punta ka lang dito. Sige pa. Nakaupo na po ba iba niyo? Oo, nakaupo po sila dun. Yung sa bungad lang. Doon o. Ito po ba yung seat? Hindi, doon pa, sa, dulo, sa bungad pa. Eh, doon sa bungad sila din. Basta doon sila kanina eh. Ay, hindi. Dito pala, naligaw ako. Dyan pala sila sa kabila. Ayan po ba yung 21? Opo. Enjoy watching. Sa bungad dyan na pala ang bungad. May isda ba dyan sa ano? Dyan, dyan may isda. Ay, may isda, ano? Laki, oh. Lali ka na lang. Lali ka na. Lali ka na. The name of the story is Clever Fish. One day, a fisherman was fishing to a river as usual. He threw his net into the river and he just sat waiting there for fish to catch it so that he could sell a lot of fish in the market and get some good money out of it. After some time, fisherman heard some rustle and bustle in the net, thinking that he must have got a lot of fish in the net. He actually took out the net out of water. But then, to his dismay, he saw just one tiny little fish in that net. He grabbed hold of that fish, but then suddenly, the fish started talking to him. Tiny little fish said to the fisherman, "Oh, fisherman, leave me. I said, wait, I will die out of water." But fisherman did not give any attention to the request of the fish. But then, again, that tiny little fish said to the fisherman, "Oh, fisherman, I will tell you something which is of your help. If you leave me back in water, I will tell all my friends about you and I will bring them near to the bank of river so that when you come next time, you will have much more fish." Fisherman thought to himself, "Wow, that's not a bad deal at all." He was thinking, "If I let go one tiny little fish today, tomorrow I will get a lot more fish. Because this tiny little fish will bring all his friends to me." Believing the word of this tiny little fish, fisherman let go this tiny little fish into the river again. This tiny little fish was really happy and it swam away happily into the river, never to come back. Poor fisherman. He came next day, expecting that there will be a lot of fish that this tiny little fish would bring. But the tiny little fish was very clever. And because of his cleverness, he saved his life from this fisherman. So, children, moral of the story is, you have to be really, really clever to save your life from such challenging moments.
sobrang lamig, oh. Tumutubo ng mga fern. Sa kanilang mga ano, malamig. May giant fern pa dun. Pupuno na ng fern. Ang kubo-kubo nila. Ayan, oh. Lamig siguro nun. Gala-gala, parang. Ito po ay Chocolate Hills. Chocolate Hills sa Bubong. Bubong po 'yan. Bubong po 'yan. Yan, Bubong po. Hindi Chocolate Hills. Kamayan. Kaya pala kamayan. Magkamay kayo dyan. Hawayan kayo? Hmm. Ah? Nagano'n sa Facebook, diba?